marami kasing ways na pwedeng gawin dito, tanggal ng voice coil. Pwede hong tatanggalin natin tong spider sa gilid dito, sa dikit, yung edge nito. Pwede hong natin tanggalin yan. At saka, pagka natanggal na hong natin to, ito ay tatanggalin natin para mahugot lahat. Kaso medyo matrabaho po yan. Ngayon, ang gagawin ko po ay susubukan kong tanggalin. Kagaya nung unang ginawa ko sa mga speaker po, ano, dito sa gilid. Or, hihiwain ko siya rito, yung kantong to, hihiwain ko pa ipot, tsaka ako maghihiwa rito sa loob. Anyway, so, ang naisip ko lang ngayon, kagaya dun sa unang ginawa ko, maghihiwa tayo sa gilid. So, tatanggalin lang natin tong cap muna, ano, yung pinaka-dust cap, ano. Bago nyo tanggalin yung dust cap na yan, kailangan ay meron tayong natandaan. Lalagyan nun natin yan ng tape or sulat. Kaya na kung bahala kung paano ko ang inyong gagawin. Ako nilalagyan ko ng tape na ganyan. Para pag ibinalik na po natin, hindi tayo mahirapan. Yan, ganyan lang po. Ang kailangan nyo po dito ay matalas na cutter blade. Ito po ay bagong bala. Kasi yung pagka hindi po matalas, ay mahirapan po tayo. At saka pangit yung kanyang pagkakahiwa. Yan ang hiwa po natin na hindi pa ganun. Hindi po pa ganyan. Kasi tatagos po dito yan sa kabila. Dito. Ngayon, ang hiwa po natin ay kung ano yung forma nitong cone. Yung cone ay ganun din yung ating pagkakahiwa. So, yan. Kung ready na ako po kayo, ay umpisahan po natin. Dito po tayo maghihiwa. Yung pinakakanto na to. Yan, ganyan lang po. Dahan lang po ninyong gawin. Ayan. Tanggal na, ano? Ito na yung kanya loob. Ayan. Kung mapapansin po natin, may maitim na dito. Indication po na talagang nasunog yung ating coil. Possible cause po kung bakit nasunog yung ating coil. Dahil masyadong nakataas na siya. Ayan po, kung nakikita nyo po ito. Ito yung ibabaw ng coil. Sobrang taas na po yan. Dapat nakaganyan lang yan. Ito, pag binitawan mo, ganyan siya. Ayan, pag binitawan mo. Umangat at saka kung mapansin niyo po dito yung pinaka hindi lang makita, no? Hindi lang makita yung spider niya ay nakaangat. Anyway, hindi na lang natin ito tatanggalin. Ngayon susubukan ko yung hiwain dito, no? Sa gilid makita ko lang po sa inyo. Cutter blade pa rin po ang ating gagamitin. Ito kasi sa part na to medyo matigas. Dito tayo sa malambot. Ang hiwa ho natin ay paganyan. Paikot. Ayun. So, tinanong natin kung tumagos sa kabila. Ayan guys, kung nakikita nyo, ito, tagos po sa kabila. So, no choice po tayo. Pagka ganyan, ang hiwa ho natin ay itong ibabaw muna, tapos isusunod natin yung ilalim. Mamaya, papakita ko po sa inyo. Ito, papakita ko po sa inyo mamaya, no? Kung paano. Unahin muna natin itong ibabaw. Dito po muna tayo. Malambot lang siya kasi eh. Papel lang ito eh. Papel lang po ito. Ganyan lang ang paghiwa. Huwag niyo pong ipatagos dun sa kabila, ano? Ayan. Kung nakikita niyo yung blade ko, ayan. Hindi siya nakalapat talaga. Huwag tagos. Mamaya po, ihiwain natin yung ilalim yan, yung spider. So, sa ngayon ay ito muna. Kailangan talaga matalas yung ating blade.
para malinis yung kanyang pagkakahiwa. Ayan po, no? So, nahiwa na natin yung kalikot. Double check. Okay, hiwa na. Tapos, ito po ay kailangan na hiwa din natin po. Pwede naman po itong idiretso nyo na pa ganun, hiwa, paikot. Pero sa akin mo kasi, para maganda yung pagkakahiwa dun sa spider, muna ko muna yung ibabaw. Ito po ay puputulin lang natin po. Okay, tapos dito sa kabila naman. Okay. Pagkatapos po nyan, dito na tayo sa ilalim, yung pinaka spider. Actually, yung ginamit po natin na blade ay ito, mataba, no? Para sa paghiwa dito sa ilalim. Anyway, subukan natin kung mahiwa natin ng maayos to. Ayan po, no? Pakita ko lang sa inyo to. Medyo mahirap lang kuhaan. Ganyan po ang paghiwa niyan. Sagad dun sa kanyang papel. Pagka nahiwa ko na po ito, papakita ko po sa inyo. Subukan kong ipakita once. Kung kaya. Ayan. Kung nakikita niyo po yan. Ayan po. Pasensya na po, wala tayong monitor ngayon. Pag ganyan po hiwa niyan, sagad siya. Yan. Ganyan. Okay. Ayan na. Nahiwa na ako natin paikot. At ito po ay atin ang hugutin. Ayan. Ayan na guys. Oh. So, ito na yung kanyang itsura. Ayan po. Dito nangitim na. Dito okay pa sa baba. Kaya siya nag-short na rin. So, sunog talaga. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, guys, na pagtanggal, paghiwa ng spider dito. Ito po yung spider, yung kulay brown. Ayan. Tingnan niyo po yung pagkakahiwa ko rito. Sagad po siya. Ayan. Kasi kung hiwa natin ay idiniretso natin, pag ganun, hindi po maganda. Kailangan talaga, sabi sa aking experience, dito po ang hiwa. Yung sa ilalim, pag ganun. At least meron tayong guide. Ayan, pag ganun. Tapos ito na yung kanyang kinalabasan. Parang bago pa rin, no? Dito sa gilid. Bilog na bilog. Para pag ibinalik natin yan, ay madali lang. Tapos pagka nag-epoxy po tayo, mas madali. Wala siyang butas gaano. Ayan po.